Magandang araw, Cenon. magandang araw sa mga nakikinig sa atin dito sa Screen Cap. For today, napag-desisyonan namin ni Cenon na kami ay maghuhuntahan. Huntahan is the term. Kasi naalala ko yung lola ko pagka lalabas siya ng bahay sa tarangkahan ng bahay namin noong bata pa ako. Tapos mag-aabang siya ng dadaan ng mga kabatak niya tapos pa-uwi from work or what. Tapos makikipagbalitaktakan siya doon. Huntahan yun eh, di ba? Ang tawag doon. Yeah, pareho din pala sa inyo sa Pasig. Kasi sa amin dito sa Bulacan, ang tawag namin din is huntahan. Pag yung mga ano, yung mga casual na kwentuhan lang. Uh-oh. Pero kapag may mga gossip na level, ang tawag doon sit-sitan. Yes. Yes. Oo, di ba? Mm-mm. Mga sit-sitan. Yung lola ko kasi ay Bulacan niya. Tagapulilan siya. Kaya siguro ganun ang mga ano, ang lingwahe na ginagamit. So sa huntahan namin ngayon ni Cenon, paminsan-minsan ay may ganito tayong episode para mas malaman natin yung paano ba yung pelikula nakakaapekto sa buong pagkabuo ng ating mga buhay, 'di ba? Eh, hindi lang siya like sa panonood, pero ano pa ba, like how do we write a history of ourselves through film. Ang unang-una kong tanong, meron talaga akong original na gustong itanong si Ron, pero imu-move ko na lang mamaya kasi baka masyado. Baka masyadong ano na 'yon, 'di ba? Next level na 'yon. Siguro dun tayo sa pinaka basic na ano ang unang napanood mo sa sine? As in sa actual sine. Kakaloka to. Booking ang to na iba. Bakit hindi last time? Bakit kailangan ng first time? Bakit hindi last time, di ba? So, huntaan natin ngayon. First, it's a lot of firsts for today. What's your so, first scene? Maka first time tayo ngayong araw na. Yep, yep. Sa akin kasi naalala ko nung maliit ako. I have very, very vague memory of na meron pang sinehan sa amin, sa hometown namin, sa Pulilan, Bulacan. Parang gano'n. Alam ko, growing up, naalala ko lang, lagi lang pinag-usapan, no, dati may sinehan dito, ganyan-ganyan. Pero nung may isip na ako, wala na ako natatandaan na merong sinehan. And then I remember, parang belatedly, na-remember ko lang, na yes, meron nga pala dating sinehan. At may natatandaan ako na isang movie na napanood ko. And I was very young then. Tapos hindi ko alam kung pang ilang run na yun. Kasi syempre, during that time naman, hindi naman uso yung sabay-sabay pinapalabas sa buong Pilipinas lahat ng mga pelikula, di ba? Yung iba matagal ng pinapalabas, yung iba mga luma. Ang katanda ako na napanood ko, at alam ko hindi pa ako nag-aaral that time, sa lumang-lumang pelikula, Bitayin si Baby Ama. Oh my God! Starring Rudy Fernandez. Oh, starring Rudy Fernandez. And Alma Moreno. Tapos, natatandaan ko na, hindi ko nga alam kung parang dahil nga wala pa akong isip na, alam ko, labas din ako ng labas ng sinehan. Yung parang ilalabas ako, bibili ako ng pagkain, ganyan, tapos papasok ako. Yung mga gano'n. Tapos hindi ko naman naiintindihan din yung konsepto ng sine. Alam ko lang, pumunta po, parang dinala ako doon, parang ganyan. Gano'n. Ibig sabihin, maliit ayun, ka pa noon. Ano ba yan? Sequel ba yan o prequel ng... Hindi pa ako nagaan. Alam ko yung original, I think, yung original na Baby Ama. Tapos, siyempre, nung matanda na ako, na-realize ko na, oh my God, ang adult yung team kasi ito sa 1970s movie. Tapos, ito sa 1970s movie. Tapos, hindi naman sila mahigpit sa ganyan, di ba? Hindi sila mahigpit sa copyright, hindi sila mahigpit sa ganyan. Tapos, ano, parang tandaan ko, pinakita daw kung paano siya binitay sa electric chair. Ayun. Tapos makikita ko talaga yung mga ganyan. Ayun. Hindi naman tayo masyadong aware no na ano eh. Na pag bata, huwag mong papapanoorin ng gano'n, di ba? Wala pa naman tayo ng mga ano. Baka wala pa ang mahigpit na rating system noon. O baka wala pang MTRCB. Ano na yun?
Hindi ko alam kung may MTRCP na that time. Tapos, pero syempre, ano din, tawag dito sa probinsya eh. So, di ba, especially during that time, hindi naman Kung ano lang yung masasakop pa rin. available. Ano na available. Tapos, hindi naman sila mag-aksaya ng panahon niya, para remote yung mga pinapalabas sa mga small companies. Ako, ano panood ko, yung pelikulang Feel na Feel ko. Nandun si Manilin Reynes. Siya yung bida. Doon, di ba may soundtrack pa nga yun? May kanta siya doon eh. Hindi ko kakantahin. Kantahin mo na, para masaya. Ayoko. Pero memorized ko yun. Oo, the song of the new dating. Ayun. Kasi ano yun eh, yung mga pelikula dati ni Manilin Reynes ay ang title ay yung title ng song niya. Diba? Meron ding sayang na sayang lang eh. Diba? May ganun din. So yung pila-pil ko, nandun yung magkapatid na si Richard and Raymond. Tapos nandun din. Malihin siya. Ang cute nila nun. Tapos si Jaime, literal, na maliit sila kasi si Jaime Fabregas doon ay giant. Giant siya. So yung mga kamida doon si Jaime Fabregas. Tapos ang pinaka-vivid na ano memory ko nung last scene, na edi ano siya nga yung villain doon, si Jaime Fabregas. Pero sa dulong-dulo nun, winawalis niya yung barrio. Naging ano siya, yung parang na-tame nila yung giant. Tapos ang naging trabaho niya ay tagawalis ng barrio. Hawak-hawak niya yung walis, ting-ting, ganyan. Tapos ginaganon, binawalis niya yung ano. Amazed na amazed ako doon, grabe. As in, para sa akin, para paano nila nagawa yun? Bakit ang laki ni Jaime Fabregas? Kasi napapanood ko naman sa TV yun eh. Yung artista na yun eh. Oo. Bakit ang laki niya doon? Tapos paano nila ginawa effect yun? Ganun na yung galing. Tapos syempre may mga ano doon. May mga camera, ano ba to? May pa-effect na sila na biglang mag-disappear. Yung mga ganong ano. Ano na talaga ako doon? Nung bata tayo, amazed na amazed tayo sa ganong klaseng effect. Pero, I mean, you know, di ba? Parang sobrang amazed tayo. Parang paano na ginagawa? Parang ganito. Tapos bilid na bilid pa. Pero syempre nga, na medyo nag-develop yung taste at nakakita tayo nung mas, ano, nung mas yung mga nag-level up na ano na mga effects. Paano ba sa dahil nakikita na natin yung mga ano yung mga kung gaano ka rudimentary yung mga effects na ginagamit. Yes, na pero nung panahon na yon as in grabe, as in ano, as in, it blew my mind. Ay, grabe, paano ba yun? Pero ang na-retain doon yung feeling, yung first experience ng bewilderment na oh my gosh, something can make me like confused this way. Tapos lagi ko yung ano, ini-imagine ko ba yun? Pagkatapos kong mapanood yun, ini-imagine ko pa yun? Pagkabago ko matulog, inire-recall ko yun, inire-recall ko yung buong pelikula. Ang galing talaga. Oo, pabili ako ng tape. Pinapakinggan ko sa Walkman ko. My gosh, labasan na talaga din ng ano, ng dekada. So, ayun. Sige, ikaw naman. Anong pelikula, anong unang pelikula ang pinanood mo na ikaw lang mag-isa? Alam mo, hindi ko maaalala yung title. Pero ano siya? Chinese produced siya ng film. Diba dati kasi ang uso talaga back-to-back? Back-to-back yung ano eh, yung mga palabas. Tapos hindi siya necessarily kung ano yung in-season na pelikula, di ba? Kung ano yung mapagtambal lang nila na meron sila sa sinehan na yun. Doon sa amin sa Pasig, meron doon sinehan, pangalan niya Top Star 2. Kaya sa Top Star 2, kasi dalawa talaga yung palabas. Hindi ko alam kung sa Top Star 2 ako nakanood ng first or sa Alimol. Kasi yung nanay ko, nagtatrabaho siya dati sa isang music store sa Alimol. So yung mga takiliera, friends niya. So, sasama niya ako pag weekend. Siyempre, dahil wala naman akong gagawin sa bahay. Tapos, ide-deposito niya ako doon. So, kebs na kung anong palabas. Pero nandun ako, pwede ako maghapon doon. Kasi dalawa nga yung ano, eh, palabas. Tapos, uulitin mo pa kasi sa gitna ka na nakarating, di ba? Naalala ko na Chinese siya kasi puro hindi ko sila kilala yung mga artista. Hindi rin sila Hollywood. Pero yung ano, salita nila, nakadub na yata yun. Kasi English naman eh.
Pero kasi may mga kising-sing doon. May mga gano'n na doon. Eh, ang tansya ko, ano ako nito, siguro grade 2. So parang sa akin, parang, oh my gosh, bakit ako nasa loob nito? Bakit din ito yung pinapanood ko? Haggard ako. So either sa Top Star 2 or sa Alimol. Yung lumang Alimol pa to, ah. Yung hindi pa maganda. Ikaw. Ano, natatandaan ko na ano, yung unang-una kong pinanood. Kasi never yung naging issue kasi sa akin na to be doing things on my own. Na ako lang mag-isa, di ba? Pupunta somewhere, na ako lang mag-isa, di ba? Sabi ko nga sa'yo, parang I started traveling from Bulacan to Manila. Elementary pa lang ako. Ako lang mag-isa yon. Ako lang mag-isa po ako para ng jeep. Sumasakay ng bus. Kumaga maaga rin naman akong pinakawalan. Independent parang, ka. Hindi parang po independent ako o gusto na lang nila talaga mawala ako. Pinabayaan ka lang. Tapos, probably, deep is, di ba, hindi na ako makakabalik. Ano yung parang pusa parang, na inililigaw. Parang pusa lang. Pero, lagi pa rin ako nakakabalik. Ayun. Sino ka, una ko, I think, if I'm not mistaken, the very first movie na pinanood ko na ako lang mag-isa was yung original na Fright Night. Oh, wow. Na, tapos parang sa rekto ko pa yung pinanood. Parang, hindi ko alam paano ako nakarating. Mag-isa ka sa rekto? Yes. Parang, maliit pa ako noon. Ayun, parang, ayun. Tapos, pinanood ko siya. Ako lang mag-isa. First year high school ako that time. Tapos, ang liit-liit ko, bago pa lang ako na nakakawala sa Maynila. Yung mga ganyan, sa Manila ako nag-high school kasi. Tapos yun, pinanood ko siya. Tapos tuwan-tuwa ako. And parang feeling ko, more than anything else, looking back, I think it was the freedom of, it was the feeling of being free, of the freedom na nakakagawa ka ng mga bagay on your own. Yung mga ganyan. Parang feeling ko until now, yun yung sinicherish ko talaga na the feeling. Yeah, ako din yun. I still look forward to watching a movie alone. Although very rare na yun. Pwede ngayon, ano. Okay, wait. Ito, gusto ko talaga itong malaman. Kung nakikipag-makeout ka sa loob ng sinehan, kailan yung first na makeout mo? Ang hirap ng tanong. Bakit mahirap? Pero feeling ko, that's one thing naman na hindi ko ginawa na maaga. I think I was already in college when I started with that. Yes, I was college na ako nung ginawa ko yan. But I do not remember the film. I just remember kung with whom. Sara. So, pag na natin sabihin with whom. Jawa naman yung ano. Pero hindi ko naman tandaan like where and kung saan sinihan at kung ano yung pinapalabas na ng pelikula. I just remember na I was with someone that time, a partner. Well, ako, hindi ko rin naaalala yung palabas. Sa Mega Mall yata yun. I remember the boy, but I don't remember the feeling. Kaya yun memorable. Memorable kasi sa akin yung kaya ko tinatanong. Memorable yun sa akin kasi paglabas ko ng sinihan, magulo yung lipstick ko. Madilim. Madilim kasi. No? Tapos paglabas ko, pagpunta ko sa restroom, magulo ng, ang gulo ng lipstick ko, gulo-gulo. So, well, yon. Ikaw. Yeah, ayun, man. Ayun talaga yung minug ko kanina na tanong. Yun yung minub ko na question. Oh, hindi pwede pa first question. Dapat pa kasi yan. Pag-blue light special, yung mga after midnight. Okay. Na parang na-imagine ko lang yung tsura. Gulo-gulo-gulo. Magulo-gulo yung lipstick mo, yung mga ganyan. Pero, hindi ba, ito yung bagay kasi na pagbata ka, di ba? Parang ito yung mga bagay na alam mo na hindi mo pwedeng gawin. And then somehow, you're curious. Tapos pagdating mo na sa age na yun, you can't wait to do it. I don't know. Pero tapos pag nagawa mo na, a lot of the things makaka-deliver naman. Di ba? Nato dun yung sparks, nato dun yung fireworks, and all, exciting, it was worth the wait, etc. Kasi yung,
Di ba kasi yung, yeah, go ahead. There are some experiences kasi natagal mong hinintay. Tapos parang, ha? Yun lang yun? Di ba may mga ganon? Eh, hindi ko na naalala yung mga nangyari. Yung lipstick ko lang yung naalala ko. Pero kasi, I remember, kapag ganon yung edad mo, yung pa-teenager ka, yung pa-college ka, or college, yun kasi yung closest to the, to an intimate space. Yung sine. Di ba dilim yun eh. Di ba aalalayan ka? Hawakan na kamay. Yung, kumbaga, ano yun eh, pag niyaya ka mag-sine, kailangan mo pag-isipan yun kung sasama ka ba. Kasi close yung ano eh, di ba, magkatabi kayo. Yung mga ganun ba? So medyo intimate yun na, na ano eh, na activity, I think, for a date sa akin noon. True. Totoo, yeah. Totoo din. At saka, eh, yung time kasi na ano eh, kahit hindi naman yung mapanood ngayon, pwede naman yung ulitin mamaya dahil di ba? Hindi oo, naman pwede kailangan. Naman. Wala naman. Saka pwede ka magpatatak eh. Lalabas ka. May stamp yun. True. Ikaw, last question. Last na pa agad? Uuwi. Bilis na po. Diretso na ako dun sa last na question ko. Ano yung first, not necessarily the movie house, pero ano yung first porn movie na napanood? Porn? Pornographic ba talaga? Yes. Sa sinehan? Well, not necessarily. Not necessarily. Hindi ko alam kung nakapanood talaga ako sa sinehan ng ano. Pero naalala ko yung medyo masexy na. Ano na yun sa atin? Ewan ko kung anong ng rating nun. Pero nung 90s. Yeah, 90s ba? O, dulo ng 90s na nauso yung nagpapasexy sila. Amanda Page, di ba? Yung ganyan, sila Rosanna Roses, etc. Hindi ko naman napapanood yun sa sine dati. Sa VHS lang. Pero ang unang-unang napanood ko na may nudity na, na ganyan, sa Huling Paghihintay. Eric Mati ah, yata yun. Ah, hindi ka paralelo. Bernard Palanca. Oo. Yung mayroong eksena sa swimming pool. Oo, yun. Yun ang unang, parang for me, ano na yun ah. As in, ay, okay. Medyo ano na yun for me sa sensibility ko. Malala na yun, nung panahon na yun. Dahil conservative pa ako noon talaga. Pero nakikipag-makeup sa ano, may sine. So, ayun. Diba? Iyo, ikaw. Yung sa akin, kasi ano, doon sa amin, sa Bulacan, natatandaan ko, magpapa-ano kami, magpapa-picture kami para sa ano, para sa yearbook. Tapos, kailangan namin pumunta ng Baliwag, Bulacan. Tapos, doon sa lugar, malapit, doon sa area, sa vicinity, or katabi yata mismo nung studio, kung saan kami magpapa-picture para sa yearbook. Meron siyang lumang sinahan, ang pangalan ay Henson. Tapos notorious siya kasi mga porn ang itinapalabas. Parang gano'n. Tapos hindi ko alam kung isinabay namin kami magbabarkada. Sabi-sabihin, high school pa lang kami nito. Parang mga, siyempre, fourth year high school. Right before we graduated. Parang ganyan. Baka nalilito lang yung mga ano. First 2 years ko kasi, di ba, sa Manila. Tapos third year, fourth year, Bulacan ulit ako na gano'n. Nagpatuloy ng pag-aaral. Ayun. Tapos sa fourth year kami noon, sa mga menor de edad talaga, parang ganyan. Tapos alam ko, parang hindi ko alam po isinabay namin yun sa pagpapakuha ng picture or it was another trip ng mga barka, nung mga magkakaibigan ng mga barkada. Tapos nanood kami doon. Tapos parang yung feeling na ganyan, luma yung sinehan. It was a stand-alone na sinehan. Hindi katulad ng ano, hindi katulad ngayon ng mga nasa love ng mall. Oo, tapos ito talaga like porn yung talabas. But of course, hindi siya yung gonzo na mga porn ka ngayon na parang walang setup. Basta nasa kwarto tapos ganun na kaagad. Ito, may kwento. It's a full-length movie with a lot of porn scenes. Mga ganun. Oh. So, para siyang ano, feature talaga siya. Na, ah, ganun pala yung mga porn dati? As in... Oo. Tapos, ito shot to on celluloid. Tapos nakakatawa. Oh my God! Ano. Oo. Hindi pa to ano. Ito yung ano. Kasi ito yung pinapalabas pa to sa mga sinihan eh. So, celluloid talaga. Film talaga. Hindi pa siya digital. Oo. Tapos, ang nakakatawa dito sa sinihan na to, it was right across ng San Agustin Church. Yung church, yung parish church ng Baliwag, Bulacan. Kasi, katapat lang talaga. Kasi, paglabas na ng sinihan, ayun yung simbahan.
Yung mga ganun din. Talaga? As in sa may parancilio, ganun? Wala na parang. Nasa parancilio. Ang ano, di ba parang parancilio yung tawag dun sa may park, tapos may sinihan, may oh, simbahan. Parang ano, parang ganito, parang may isang maliit na rotondo doon sa ano dun sa pinakasentro ng Baliwag. Merong may maliit na rotondo. Tapos sa kapalibot dyan, yung mga commercial spaces, including the church. So, yan the ba yung Glorieta? Di ba Glorieta yung tawag dun ngayon sa Baliwag? Ay, hindi ko alam. O baka bago na yun. Baka bago na. Ayun, yung natatandaan ko na. Bigla ko naalala na una ako nakapanood ng porn, hindi yun sa sine, sa bahay yun, na nandun yung mga kaibigan ko. Tapos hindi ko siya naiintindihan kung ano siya. Extreme close-up. Hindi ko naiintindihan. Ano ba yan? Hindi ko talaga naiintindihan. Like, it took me a few minutes to get it na, ay, ayun pala yan. Ganon. But anyway, like, you can see kung paano hindi na talaga nakakalimutan yung mga una na yon. Marami pa eh. As in, marami pa ako naalala ngayon. Siguro kailangan gawin natin ito balang araw. Oo. Dapat matabunan yung episode kasi okay na talaga ito. Oo. Saka, kailangan magyaya tayo ng ano, sasali sa kalokohang ito. Diba? In the near future. Curious ako malaman yung ganon, yung mga first na mga tao, first nila na napanood, first na whatever, first nila na winockoutan, first na pinaulit-ulit, yung mga ganong ano, first na ni-marathon mo. Kasi naalala ko may mga panahon din na inuulit ko talaga eh. Dahil nga libre lang kami mas no na sine. Dahil barkada ng nanay ko yung nagbibenta ng ticket. But pwede kasi ako maghapon dun eh. So pag nagugustuhan ko, inuulit-ulit ko talaga, etc. etc. So, ayun. Yan ang ating short but sweet episode for today. Sana natuwa kayo ng kahit papano sa sharing namin. If meron kayong gustong i-share, gusto nyong i-spread ang edad nyo at kung ano-ano pang mga sikreto, let us know via sending us a message or sending an email to us. Hanggang sa susunod na episode ng Screen Cap, we drop episodes every week. So, till next time, thank you and bye-bye. Bye!